Last August 31 po ay marami ang nagulat nung pumutok po ang balitang pumanaw na ang ating kaibigan at kasama sa industriya na si Mahal o Noemi Tesorero sa totoong buhay. Yes, at syempre hanggang sa huling sandali ng buhay ni Mahal ay hindi siya iniwanan of course ng kaibigan niya si Mix. Yun. At sa ating paggulita kay Mahal, kasama po natin ngayong gabi si Migs. Pero bago natin siya kausapin, aba, balikan po muna natin ang masayang mga sandali sa huling guesting po ni Mahal dito sa T-Bats. Oo. Oh, ayan. Donald! Sino si Migs malinaw sa buhay ni Mahal? Sa buhay ko. Mahal mo na ba siya? Wow! Ang sarap diba kung pwede lang tayo ngayon? Oo naman! Ay! Hanggang kailan mo alagaan si Mahal? Hanggang kaya at ang Diyos na rin ang bahala sa lahat kung ano yung magiging katayuan namin sa bawat isa. Mm-hmm. Anong gusto mong sabihin kay Migs? Kay Migs, thank you. Salamat sa pagtulong mo. Pag-iintindi mo ng ugali ko, alam mo nga hindi ako makain. Na alam ng gulay. Thank you very much. Huwag ka magtsawa. Ang gandang ugot-ugot na ako. Sabi yun, ah, hanggang uugot-ugot na daw siya. Sinabi ni Mahal, Migs, stay strong, my friend. Eto, di ba? Ang sarap balik-balikan yung mga masasayang sandali. Di ba? Kita naman natin kung gaano kataas yung energy ni Mahal that time, Kuya Ian Red. Oh. Grabe yung lakas na doon. At saka, ako din nasaksi din niya kasi nag-collab nga kami sa channel namin. Diyos ko, ilang oras namin siyang kasama. Hindi ka ba napapagod, Mahal? Sobrang ang taas ng energy niya. At yung talaga napakamasaya niyang tao. Migs, ikaw ba? Ano yung pinaka-namimiss mo kay Mahal? Sorry. Sandali lang. Tatag ka, kasi siyempre. Ano yung pinaka-namimiss mo kay Mahal? Dami. Sobrang dami ko na namimiss sa kanya eh. Ang di mawala sa akin yung mga tawa niya, mga ngiti niya, yung mga pagbibigay niya ng kasiyahan sa amin, especially sa akin, sa pamilya ko, sa mga tao na sumusuporta sa kanya. Tsaka siyempre yung mga galawan niya. Mm-hmm. Mga galawan niya, mga halakhak niya. Tsaka yung pag-ibig niya, game niya sa lahat ng ginagawa ng bagay. Kasi Mahal kasi malikot. Anong talawag nito yung jolly. Sobra. From time to time, ayaw niya ng malungkot na moment. Ayaw niya ng dull moment talaga. Yung natahim niya yung pag natulog. For sure. Tumatawa pa din. Kuya Migs. Ako, nakasama ko rin si... Oo, saan? Anong teleserye ba? Si Mahal. Actually, ilang beses na. Halos lahat ng teleserye ng News and Public Affairs. Kasama ko si Mahal. Actually, nagkasama kami sa vlog. Madalas yung pagbablog namin sa Oh My Love, kasama si Kuya Migs. No? So, Kuya Migs, bago mawala si Mahal, may mga... Plano ba kayo, like, mag-travel or gumawa pa ng mas marami pang videos? Isa na yun sa gusto niyang gawin. Kasi si Mahal, bawat mga plano niya, yung mga pangarap niya, mga gusto niyang gawin, sinasabi niya sa akin. So ako naman, binibigyan ko naman siya ng lakas sa loob na sabi ko, sige, gagawin natin yan. Pag natapos na yung mga ganitong problema, like for example, itong pandemic nga na nakaka-apekto, gusto ko iparamdam sa kanya yung mga hindi niya nagawa, mga dati-dati pa.
Actually, sobrang bilib ako dito kay Kuya Mix. Kasi kapag nasa taping kami, kahit walang camera. Kasi si Mahal, sa standby area namin, halos magkakaisa kaming hallway sa kwarto. So talagang pag naglabas kami, may kita namin. Tapos talagang sobrang sipag ni Kuya Mix kasi hindi naman nakakakbang din talaga si Mahal ng hagdan. So binubuhat pa ni Kuya Mix yun. Binubuhat niya hanggang sa mag-pack up, ganun din. Lahat ng gamit. So, nakakabigla, no? Nakakabigla yung mga pangyayari. So, kahit ako wala akong masabi, sobrang speechless ako. At saka si si Maha, gabi yung tawa niya. Alam mo yung tawa niya, pag narinig mo yun, parang tatawa ka lang din. Yung parang siguro nakakamiss yun sa bahay niyo, yung alingaw-ngaw nung tawa. Siya napaka-remarkable nung tawa niya. Siya lang yun, at pag tumawa siya, lahat ng tao nakakarinig yung tatawa na din. Tawa lang. Yung kahit hindi mo maintindihan, no? Yung sasabihin niya, tatawa ka na lang. Hindi nakaka-irita yung tawa. Oo, hindi. Di ba? Maaliw ka talaga. Lahat tayo nakasama at naka-work natin si Mahal. O, ito lang. Ano yung mga pinaka- Information is ninyo kay Mahal. Sa akin kasi, dati nung hindi ko pa nakaka-work si Mahal, until nakaka-work ko na siya, isa lang yung parang two words lang magde-define sa pangalang Mahal. Good vibes. Good vibes, no? Yun lang. Pag narinig mo yung Mahal, good vibes agad yan. Ako naman, lambing. Napakalambing nun. Kasi first time kami nag-meet ha, kung makasiksik doon sa kilikili, makahawak siya sa ano, sobrang lambing, napaka-touch ni Mahal. Sobra siyang touchy. Tsaka yung pagiging ano niya, Gina G. Active. No? Sobrang active. Game na game siya, di ba? Tsaka yun nga, lagi yung sinabi ni Pipita, di ba? Very ano, positive ano yung ano niya. Happy feel talaga siya sa lahat. Kasi nagkasabay din kami niyan sa isang live streaming eh. Yung parang pupunta ka lang doon manunod sa kanya kasi gusto mo lang tumawa at makita siya. Oh. Yun na yun. Magre-request ka lang ng meow. Yung magme-meow-meow siya. Ako naman, sa mga hindi nakakaalam, hindi namin na-confirmed ito, pero lagi namin pinag-uusapan, pati sa mga messages namin, na malayo kaming magpinsan or magkamag-anak kami. Actually, baka nga hindi malayo kasi middle name niya is Banyas. Banyas. Oo, ang surname ko is Banyas. Tapos pareho kaming Ilonggo. So, palagi namin pinag-uusapan yun. May time na out of the blue, kahit hindi kami nagkakasama sa work, bigla na lang kami nag-uusap, nag-message yan, na iniisip namin na magkamag-anak kami, na alam mo ba, yung ganito ko, yung tatay niya, na kunyari, may sakit. So, talagang nagkaroon din kami ng bonding ni Ate Mahal. Kahit sa mga work, pag nagkakasama kami dito sa T-Bats, hindi kami nakakapag-bonding, pero hindi nga alam ng mga tao na iba yung usapan namin sa off-cam. So talagang yun yung nakakamiss sa kanya kasi bigla-bigla na lang magpapaturo ng kung ano, ng pag-post ng Instagram, ng pag-TikTok and everything. Sobrang, yun nga, happy feel siya sa aking nakakapagpasaya na sa tao. Iba talaga yung dulot ng ating Mahal. Kaya sobrang nakakamiss talaga siya. Mix nung ano, simula nung nawala si Mahal, nakapagparamdam na ba siya sa'yo? Yung etman lang sa panaginip, ganyan. Oo. Wow. Halos sa araw-araw. Ewan ko lang, pero ang ano sa akin, yung paro-paro, usually ngayon lang yun nangyari sa akin. Yes. Tapos mga panaginip, tsaka kahit sa bahay kasi lahat, makikita mo siya eh. Sa kwarto, sa kusina, sa mesa. Kaya minsan hindi na ako natampay sa bahay, doon lang ako sa likod. Kasi naalala ko palagi siya. Ang hirap niyang kalimutan. Memories na sa lahat ng sulok. Sobrang hirap niyang kalimutan. Hindi ako maka-move on pa sa nangyari sa kanya. At syempre, alam naman natin, million-million talaga naman ang nagmamahal sa inyong dalawa. Naging popular lahat ng mga vlogs ninyo. Millions of views, di ba? Eto, Mix, itutuloy mo pa rin ba yung nasimulan ninyo ni Mahal? Opo, tutuloy ko pa rin. Mm-hmm. May mga usapan naman kami na about sa mga content
yung pagtulong namin na gagawin na naumpisahan ka namin kay Mura. This time kasi may mga nagsasabi din na ituloy ko din at sa akin talagang tuloy pa rin yan. Kung ano yung nasimulan namin ni Mahal, tutuloy ko pa rin dahil doon niya nagustuhan. Mas nagugustuhan niya yung gagawin namin sana na ngayon na pagtulong, yung pagbigay sa nangangailangan, which is yun talaga yung gagawin namin talaga na gusto kong gawin. At sigurado kami i-guide ka yun ni Mahal, no? Kahit nasa taas na siya. Yes. Diba? Oo nga. So ito Mix, no? Maraming fans ang na-inspired and of course natuwa sa inyong hatid na Leo at ang inyong pag-friendship ninyong dalawa. So ikaw naman, at ano ang mensahe mo sa mga fans ninyo? Yes. Sumusuporta pa rin sa ngayon, of course, sa inyo at saka sa channel ninyo. Yes po. Sa lahat po ng supporters po namin ni Mahal, sa team po na bumubuo, team OFW, team Mamigs po, sa lahat po ng mga team na bumubuo po, maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa mga tulong ninyo na binibigay, sa mga suporta na binibigay niyo po sa amin, sa akin, at saka kay Mahal. Hanggang sa huling hininga po ni Mahal, hanggang sa huling araw po ni Mahal dito sa mundo, hindi po kayo nakalimot na iparamdam yung pagmamahal niyo po sa amin, lalong-lalo na po kay Mahal. Ang sasabi ko lang po sa inyo na itutuloy ko po yun na simulan namin at alam ko po na hindi po kayo bibitaw para sa amin, para sa akin. Kung ano po yun na simulan namin, gagawin at gagawin po namin hanggang sa dulo po. Ito pong gagawin ko na to ay aalay ko kay Mahal. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat. Yun lang po. May gusto ka bang sabihin, mensahe sa pamilya ni Mahal na baka nanonood sila ngayon? Sa pamilya ni Mahal, alam naman po nila yung mga naging samahan po namin ni Mahal. So nagpapasalamat talaga ako din sa kanila dahil kung hindi din dahil sa kanila, wala yung tipong bonding na mag-grow sa amin dalawa ni Mahal. Kasi kung hindi susuporta, kung hindi dahil sa suporta ng pamilya niya, hindi kami mag-grow. Kung ayaw naman ng magulang niya or ng pamilya niya, hindi naman magtutuloy ito eh. Pero dahil naging gusto din ng pamilya niya, yung samahan namin, at sobrang nagpapasalamat din ako sa kanilang kabaitan dahil hanggang sa nung nawala din si Mahal, nandiyan din sila, nagbibigay din sila ng advice sa akin na maging matatag ako, maging malakas ako, dahil although pamilya na nga rin sila, so kailangan ganun din yung gawin ko din para sa kanila na ipakita ko sa kanila na kaya ko din. At the same time, sabi nga ni ng kapatid ni Mahal na si Ate Irene na pag nagtagal o pag nakamove on na ako, wag daw sana ako mawawala sa kanila. Kumbaga parang ako na lang daw yung parang ano nila na makikita at huling alaala ni Mahal para sa akin. So ang pangako ko naman sa kanila, hindi ko na mabibiguin yung mga kagustuhan nila at kahit hindi naman nila sabihin, nandun at nandun pa rin yung suporta na ibibigay ko sa kanila. Basta kami naman, okay kami, in good terms naman kami lahat, mga kapatid niya, si tita, at saka yung mga pamangkin niya, okay naman kami lahat. Kaya masasabi ko lang sa kanila, maraming salamat din at tuloy natin ang laban. Kung ano yung nasimula ni Mahal, tatapusin din natin. At itutuloy din natin. Okay. Ito Migs, alam ko, nandito lang si Mahal. Kasama natin, of course. Ano ang mensahe mo sa kanya? Or kung nandito siya ngayon, anong gusto mong sabihin kay Mahal? Masasabi ko lang kay Mahal ay sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Sobrang maraming salamat sa lahat ng binigay mo, nakasiyahan sa akin, sobrang hindi mapantayan yung binigay mo na pagmamahal sa amin, na alam ko yung mga concern mo, mga gusto mo na mangyari. Maraming salamat sa lahat. Hindi kita makakalimutan. Salamat din sa mga pagmamahal mo sa aking pamilya.
Alam ko masaya ka ngayon. Nakasama mo na ang papa mo. Alam ko masaya ka ngayon. Dahil nakikita mo na unti-unti tayong makakabangon. Mahal na mahal kita, mahal. Hanggang sa huli pagkikita. Ramdam ka namin, friend. Kaya yan. At yun na nga po, mga kapuso. Maliit man po si Mahal, malaki naman po ang naidulot niyang kasiyahan sa milyon-milyong viewers ng TV at sa kanilang vlog. Hindi na natin siya muling makakasama sa ating mga palabas, pero mananatiling buhay ang kanyang masasayang alaala sa ating mga puso. Kaya Ate Mahal, mahal na maming lahat. Magbabalik pa po ang The Buwenta Cross Show.